Tubong Laguna po ako, and doon na po lumaki. 8 kami sa magkakapatid, ako yung panganay. And sa school, minsan dahil kulang ang pera, naranasan akong pumasok sa school ng, alam mo yung chinelas mo, magkaiba ng color. Bago pumasok sa school, nagtitinda ako ng pandesal sa umaga. Ayun, pag-graduate ng high school, hanap na ako ng trabaho. Ka-apply ko, natanggap ako sa, dito sa Pasig, ang gawaan ng battery siya, natanggap ako as factory worker. Doon ko na rin namit ang aking butihing may bahay, si Tess, sa accounting siya. And during my employment period, medyo maraming struggle kasi nagkaroon kami ng 3 anak. Lahat ng extra income, ginawa ko na. Nagtitinda ako ng DVD sa opisina sa trabaho. Bumibili ako ng payo, mga pantalon sa Divisoria. Tapos pag sa trabaho, pinahuhulugan ko yun ng 3 gifts or 4 gifts. Nagpapatong lang ako ng 50 pesos. So lagi kong dasal sana magkaroon ng opportunity na promise ko sa Panginoon na pag nagkaroon ng opportunity, sisipagan ko talaga. So one day, tumawag sa akin yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi niya, tinalong ako kung gusto ko ng extra income. Siyempre ako yung tao naghahanap ng extra income. So nag-join ako. So nagsimula ang flyering. Pero sa EDSA ako ginagawa yon. Siyempre wala nang budget para sa pagkain. Pag nagutom, maghahapunan. Ang ginagawa ko lang nun para makatipid, sa KFC ako kumakain. KFC, pero hindi ako nag-order ng meal. Ang ginagawa ko lang doon, bumibili ako sa mini-stop ng extra rice. Sa mini-stop, mas mura ang rice kumpara sa KFC. So, bibili ako sa mini-stop, dadaling ko sa KFC, lalagay ko sa plate ng KFC, at babambahin ko ng maraming gravy. And nakasurvive ako ng ganun, tuloy-tuloy lang. Minsan, para maging, pag may mga presentation ako na elite or medyo malalaking tao, minsan ginagawa ko para mabango ka, pumupunta po sa mga malls, marami kasing libreng spray ng pabango doon. Diretso sa flyering, medyo mahirap. At nangyari sa flyering sa akin, kaya nag-umayaw din sa flyering, minsan nagpa-flyer ako, nahuli ako ng police. Talagang dinala ako sa outpost nila. At sabi sa akin, pag hindi ko daw nilinis yung mga kinalat ko, magkakaroon ako ng community service patawag doon. Yung mag-half day ako maglilinis ng buong EDSA. So talagang pinulot ko yun, pinulot ko isa-isa. And alam mo, habang pinapulot ko, hindi ko maiwasan na, alam mo, pumunta kang luha mo kasi hindi man mahirap, pero feeling ko parang down na down ako nung kasi wala pang resulta maganda. Ang dasal ko lagi sa Panginoon, sana bigyan niyo po ako na isang way pa para maging, ano man gagawin ko para mas dumami yung invite ko, para mas lumaki yung negosyo ko. And one day, sa bahay namin, may isang lumang dyaryo, buy and sell. So sabi ko, may mga numbers dito, pwede ko naman i-text to. So nag-compose ako na isang magandang text. And isa-isa kong tinext kasi naka-unlimited text naman that time. And good news, yung aking prospecting na gano'n, nakapag-invite, I think, ang mga 10 sa unang linggo ko. And may sumali na kaagad doon. I think 27 heads na napasali ko doon. And one time, nag-text ako doon sa mga number na yon. Nagkamali ako ng pindot, anonymous number. So, yung wrong number na yon, nag-reply na interesado siya umaten. So, sabi ko, pwede naman palang parang hula-hula number. So yun, ginawa ko, nagsimula ako mag-text plus. Doon dumami ang invite namin sa prospecting na gano'n. That time kasi wala pang Facebook. On our first year sa using that technology, nakapag-invite kami ng more than 1,000. And 10 doon, sa lahat na naging direct ko doon, lahat ngayon mga global ambassador na and mga millionaires club na. Dahil sa ImGlobal, nagsimula na maganda resulta on my first year. Na-promote na ako na Global Ambassador. The same year, na-promote din ako ng Millionaire's Club. Nakapaglabas na rin po ako ng unang kotse ko, brand new na Mazda 3. And on my third year sa ImGlobal, na ilabas ko naman yung brand new na Montero Sports. And lately, yung nabili ko is yung Toyota Super Grandia. Mahilig ako sa malalaking sasakyan kasi masaya pag maraming nakasakay sa sasakyan. May surprise ako sa panganay ko kasi medyo fanatic sa kotse. Bibigyan ko siya ngayon ng brand new na Suzuki ABB. And nakasama na rin ako ng 2 beses sa Hong Kong trip, sa Singapore, saan pa? Sa Palawan, Boracay. Ngayon taon na to, 2 beses nakarating sa Boracay because of ImGlobal. And 4 times ko pong na-hit ang profit sharing ng company, and 3 times ko na narating ang America because of ImGlobal. Portion of my earnings nilalagay ko po sa income generating asset. So, unang nabili ko yung condo namin, yung 2-bedroom na condo. And last 2017, lumipat po ka sa mas malaking condo. Ito na po yung tinitirhan ko ngayon, yung
4 bedroom na condo, 140 square meter po ito. And more than 9 million po ang halaga nito. And last year po, may nabili ulit isang condo sa Lumiere naman. Nabili kayo for 7 million, ngayon 12 million na po ang value. Kaya kung nahihirapan kami, kung kayo ngayon ay desperate na. Your desperation, i-turn mo lang ng positive into tinatawag na determination. So from desperation, convert it to positive to determination. At sinisigurado ko sa inyo, 1 to 2 years from now, yung success ng mga applies na nakikita nyo, makukuha at makukuha nyo rin. At dito sa ImGlobal, may mabilis, may mabagal. Pero isa lang po sinisigurado ko sa inyo. Kapag nasa ImGlobal ka at tuloy-tuloy ka, sigurado ang tagumpay nyo.